Ang aga naman. Kaya pala hindi ako bumili ng kape. Thank you, bae. Thank you po, kapitan. Thank you sa sponsor. Sarap naman. Dami talaga nagmamahal sa Alip Vlog daw. Ano ito? Galing to sa Lakandula ng Bigan. At ito siya. Nasa na yun? Dahil sarap. At dahil bumega ka ex-jowa, kaya nagpag-baker. Ba't ang daming kape? Kasi magbubomba sila ng ano, oil. Dala mo yung tools mo. Ano to? Bagel? O nga. Daming kape, oh. Kasi may kape sa kanya, ano? Tatlo kay Mike. Sarap naman, may pa-bagel. Ay, jalapeno to. Hmm, jalapeno. Masarap to sa lalamunan na ni sipon. Sarap. Thank you, bae. Sana laging magpapa-oil change. Ay, may nagpa-kape dito, oh. Rap. Wag mo na itanong, hindi na ibibigay. Ano ng $5 magbayad ng libre? Dapat kasi bagal mo. To libre. Pag sasabihin yung pangalan, may bayad. Sarap naman ng morning natin ngayon. Ay, wag ka magkamali ng password mo diyan, ha. Hindi ka makakapasok. Siyempre, alam mo naman si Bay, napaka-generous yan. Diba? Iba talaga si baby. Pagka pumunta dito, may pa-teams yan. Taga Manitoba ba yun? Pero taga dito yan? Parang hindi pa natin na-meet yun. Taga Canada ba? Ba't parang hindi pa natin na-meet yun? Ikaw ba, tinatago mo yung jowa mo? Foundation natin. Ano na? Foundation. Foundation day. Ang ganda na sasakyan na to na. Pag sa atin ito, yaman-yaman. Yes, Audi. Audi? Ito yung may ari. Gumanon ka dito. Ah, bubombahin. Galing no? Mas mabilis pala yan, no? Oo. Hindi ka na ilalim na alam sa grade. Bagay, same lang din, no? Kung may natitira-tira siyang article. Napaka-konti lang. Ang galing. Lahat naman yan. Diyan siya, oh. Mas mabilis yan. Pero si Ensyang talaga nabindin siya na, no? Siya talaga yung naunang gumamit. Bumenga. Bumenga. Oo nga, maitim na yung oil mo. Ilang buwan na to? Diba? Yung isa dyan, parang walang pasok. Iba nga nung tawag. Dumi-dumi ko na. Ang dumi-dumi no. Malay na. Tapos na, pwede na kayo maligo. Ang dalawang may pasok dyan. Kaya maligo na tayo, may pasok pa tayo. Tara na. Maligo ka na, may pasok pa tayo. Siyem na wala. Doon ako. Gusto bumanding. Babush. Binubuo na nila yung higaan. Yung nabibitak yung kahoy? Pwede natin palitan ko. Bili tayo ng katulad sa akin. Paano mo naalasin? Umikot na. Nabibitak pa? Hindi. Sisira yung ano lang. Yung? Wala kaming nalang.
kulay mo dun sa kabila. Hindi na pwede yung ilaw na yan. Oo, palitan na lang yung ilaw. Diyan lang, diyan. Op, tandahan. Fold lang pala yung closet nila. Space pa dun. Oo nga. Ilaw. Yan na yung pampatibay. Magal ako. Ay, ano lang pala yun. Butas. Sino ba ipapasok sa Zelda 13? Mga tools niya. Alam ko bumili ka. Kaya daw, kaya niya. Malapit na mabuo. Ang kama na rin. Ayun o, may sapin na siya. So, ito na lang ilalagay mo. Hagdan. Tibay na yan. Ganda na, no? Buo na yung higaan. Try. Oh, matibay. Ayos. Tibay. Yung ilaw na lang yung papalitan. Yeah. Alexa. Alexa ba? Ay, hindi. Ganda na. Ayan o. Maluag na tingnan. Ganda na yung torch. Sunod-sunod yun. Feel na feel ng isa dyan. Nasakto na yung bagong foam mo. Ayan, sir, ha? Parang gusto mo pa ata dyan matulog, ha? Sakto, oh. Ba? Yan, kung mapansin nyo, diretso siya kasi ano lang. Para tipid sa space. Limited space lang kasi. Ayos na yan. Dapat nakaslant yan siya. Pagkatapos ng pagiging karpintero kanina, matador pa sumasabit. Magkakatay naman. Grabe oh. Naka-wheelbarrow yung baboy. Sobrang bigat. Murder kami dun sa farm eh. Dalawa. Pero maraming may-ari. Pwede natin itulak pa yan dito dong. No? Oo nga. Yan oh. Hindi siya ganun kakapal yung taba. Maganda na kasi yung panahon eh. Hindi na siya winter. Kaso lang medyo madaming balahibo. Yan o. Max Alvarado na naman to kung di malinis. Change gloves. Kasi nabutas ng buto yung gloves niya. Parang uulan. Ayan o, kapal pa man din ng mga puno dito. Yung palaspas ng mga dahon, kala mo may ulan na eh. Meron, marami ako. Ay, ito muna. Hindi kaya umulan? Yan nga eh. La grabe yun, bumabagyo. Grabe bigla ano. Grabe ang ganda oh. Pang sigang ano. Dito na sila sa loob kasing lakas ng hangin eh. Ayan po, may paligsahan dito ng pagkakatay. Team A, tsaka Team B. Gawa tayo ng Filipino pancake. Ayan o. So, meron tayong margarine dito. Ayan o. Star margarine. Parang pancake to na pang kanto. Alam mo yung mga pambrienda dati. Ganyan.
Tapos, lagyan natin ng konting asukal. Ayan, pwede na yan. Tapos, i-roll yun natin. Ayaw mag-roll. Ayan. Pwede na. Hop, ayan. Ang laki. Ayan, luto na po yung ating pancake. Bango ng pancake, oh. Parang maalala ko yung nung high school ako, ito yung merienda namin. Tapos may palamig ka lang, di ba? Ayan. Ito naman na, ayan na yung huli, napakalaki. Sinutin natin yung margarine. Ayan. Beng, tawagin mo na si Papa Beng. Kakapi na yun. Pina po tayo. No, lamig. Nagpa-araw. Ano kape mo? Morning. Tayo. Pancake for today. Lakas ng hangin. Medyo malamig. Hangin pero okay. Hindi masyado malamig kasi yung sikat ng araw. Didilig po muna kami kasi yung ulan nung nakaraang araw natuyo na. O, malakas yung hangin, mabilis matuyo yung lupa natin. Uy, hala! Malamig, kakalaglag ka na. Lumipad. So, ayun. Mukhang narinig po tayo ng kapitbahay. Yung pong mga dandelions nila, pinutol na rin nila nung isang araw. Kaya ayan, oh, flat na ulit yung lupa dyan. Tapos niligpit po nila yung mga timba nila na nandito at yung mga drum na nakatambak. Kasi siguro mga ginamit nila yun sa pag-aayos dyan ng bahay pa, no? Kasi inaayos lang pala nila yung bahay na yan para paupahan. Hindi pala para tirahan nila. Eh, medyo matagal pa yan bago matapos. Kaya, wala pang tao. Magpuputol tayo dito pa para mapalitan natin yung nandun sa lamesa na bulaklak pa. Lang ganda pala niya. Ayan, ang ganda pala pagka isang pungpong, isang, ano tawag doon? Isang bunch. Ay, pusa. Ayun, ang ganda niya. So, magkaiba pala yung kulay nito. Paano? Ito, dark na purple. Ayun. Ayun, oh, medyo light lang. Tapos, meron po kami ditong, ano, yung solar lights. Nung kagabi, pag-uwi namin, akala namin, ito pa rin yung lights ni Dadong nung mga nakaraang taon. Kasi, alam ko tinabi niya na yun eh. Ayun pala, may mga bago silang binili. Maganda din naman kasi talaga pagka may mga ilaw sa gabi. Tapos meron pa dito, ayan oh. Ayan. Ilan yan? 4. Tingnan natin ito mamayang gabi kung anong itsura pag may ilaw na. Ano yung ginawa mo pa? Naglagay ka ng fertilizer? Organic na. Ayan, naglagay siya ng bone meal. Yan yung abono namin. So, organic naman daw yan. Kaya safe naman yan para sa plants natin. Tsaka sa kakain, kung magkaroon man siya ng bunga. Meron na siyang ano eh, mga bulaklak. Hindi pa namukadkad, pero ayun o, bumubukol na siya.
No? Yan nga. Ang galing ng mga halaman dito, no? Maliliit pa, pero malapit na siyang magkaroon ng bulaklak. Tsaka bunga. Paglilipat ka ba ng mga radish? Lipat natin yung iba. Tapos, kasi crowded siya, oh. Kalat na natin yung iba. Naano ng hangin, oh. Ay, siya nasira ng hangin, na dry. Yan yung kalaban ng mga halaman dito, eh. Pag nasobrahan ng hangin, may nakatakip pang net to, ah. Pero ayun, oh, nahampas siya ng hangin. Na dry. Natutumba. Tsaka yung mga talong namin, medyo nanilaw yung mga una tsaka dalawang mga dahon, pero mukhang okay naman yung gitna. Lumalaban pa naman. Mas maganda talaga yung plants pa na ganyan siya, no? Yung parang hinahalukay, no? Para magkaroon ng airflow. Okay, maganda na yung ano namin, yung mga sibuyas namin. Ayun, no? Yung sibuyas, walang kahirap-hirap patubuin. Yung kamatis natin, parang ganun pa din. Tumangkad lang din siya, pero hindi pa ganun kayabong. Hindi pa siya nakakakuha ng talagang init. Ang init kasi dito, parang ewan ko ba, hindi talaga tuloy-tuloy, eh. Umaraw man siya, saglit lang. Tapos sa hapon, cloudy na naman, sabay malakas ang hangin. Kagaya ngayon, oh, wala naman yung araw. Tapos yung hangin, ayan, oh. Ang lakas. Masisira siya ng hangin, ano? Yung mga plants namin. Kakadilig mo lang nito, oh. Naigi pa yung beans, hiyang na hiyang talaga sa malamig na lugar, ano? Pero yung ampalaya, talong, tsaka yung alugbate, medyo alanganin. Maliban lang siguro kung tumuloy-tuloy na sana yung sikat ng araw. Ah, tinanggal lang niya yung dilaw na dahon. Kasi yung ilalim ng talong, medyo nasira yung mga unang dahon. Masisira talaga yung unang dahon. Importante. Yung pinakapuno niya, buhay pa, no? Ayan, meron ka pang taniman, eh. Yan yung mga gamit naming plant box ng nakaraan. Plant box pa matawag dyan? Planter. A planter pala. Dami po namin naipon na tubig ulan. Kasi nung isang araw, medyo malakas yung ulan. So napuno po yung aming rain barrel. At itong mga maliliit na mga lagayan, pinuno din namin.
Sabaga may butas naman yan sa ilalim yun, ha? Ayun na, parang basang-basa na. Ayun, kaliliit. Sa atin kasi yung radish natin, yung kulay puti na mahaba eh, no? Ay, siya! Naputol. Naitanim mo na yung asparagus? Hindi pa? Maganda yung asparagus kasi perennial siya. Kaso lang, syempre dapat maganda yung naka-direct siya sa lupa. Ayan na po yung mga radish na nilipat niya. Sana tumubo ng maayos. Lipat mo muna. Doon muna niya ilagay sa lilim para hindi mabigla. Tsaka siguro patakpan mo pa. Dito ako sa tabi. Maglipat tayo ng ibang radish. Nasayang yung iba, no? Parang nasisira. Pag lumaki na, saka natin siya buwasan. Saka natin siya pagpuputulan. Kasi malambot yung mga dahon niya, no? Kaya parang madali masira. So, isa-isa lang siya? Dami pa man din. Siguro pag nasa probinsya kami ni Dadong, walang space sa area namin na walang tanim. Naka-organize lahat. Baka may pa raised beds. Gusto ko kasi ganun eh. Ako rin. No? At saka sa atin, marami tayong makuha ang ano dun eh. Kahoy. Kahoy. Kawayan. Niyog. Aray. Mga pinagtabasa ng niyog, di ba? Dapat doon tinamad niya, bro. Nagapiyangka. Dadong. Naglalaro tayo. Parang tinamad na pagtanim kasi nakasalampak. Ito? Doon ka banda? Sa bagay, mauna naman siguro ito magkaroon ng... Isang buwan lang yan, ma. Ay, ganon? Oo, magkakalaman na agad? So, ibig sabihin, mauna pa natin siya i-harvest kumpara dito sa mga sili tsaka yung... talong. Oh, sakto lang. Sakto lang pala na i-insert natin siya dito. Kasi for sure, ma-harvest mo na siya na yung iba pa, hinog pa lang yung mga bunga nila, no? Kami, sanay kami na nagtatanim dati sa probinsya. Kasi meron kaming area na tinataniman ng palay,
mais. So, kami yung pinapagawa ni tatay para magtanggal ng damo. Nagtatanim ka ba? Ay, oo naman. Grabe ko naman. Nagtatanim. So, doon talagang ina-underestimate ako sa pag-gardening. Ako yung taga-Bukid. O, hindi ah. Tatanim ako. Nag-ano kami ng palay. Alam mo yung palayan na hindi siya matubig? Yung ano, dry. Dry. Basta dry yung... Oh, ganun. Plant rice. Ganun yung style nung pagtatanim namin. Tapos meron din naman yung may tubig. Alam mo, hindi ako marunong ah. Takot lang ako pag may tubig kasi pag yung bubunutin mo yung mga seedlings, ang dami uod. Ayoko nun. Tapos yung mga uod pa, yung iba-iba kulay. Diyos ko, hindi ako makagay. Yan nga nakapagtataka. Probinsya ka lumaki. Eh, hindi mo na... O, hindi mo naman masabi yan, Dadong, kung may pobya ka. Kasi mahina yung dahon ng mga radish. Dapat niya, ano? Lilipat niya yung kapiranggot na palaya. Fingers crossed na mabuhay, ano? Up, dandahan. Ayun. Linggit-linggit. Siya lang talaga yung nakasurvive ba? Siya lang mag-isang nakasurvive? O hayaan mo lang yung iba, no? Baka may umusbong pa. Ayan, no? Oh, parang may umusbong, oh. Ansinin mo. Ah, landan! Yun, meron pa. Ano kaya to? Cucumber ata. Baka nahuli silang tumubo nung nilabas mo na dito na. Pero ito, oo nga. Ito okra. O baka may tubig to pa sa baba. Ay, wala naman. Pero pwede mo na to siguro ilipat. Hayaan mo na dyan. Hayaan mo kaya muna. Huwag mo siguro buksan. Ay, takpan. Kasi parang naluluto siya. Kakatuwa yung celery namin, no? Ayan o, oh, kumakapal na siya. Hiyang na hiyang. Ayan. Ganda. Ayan. Yung pong celery namin, mga kasamahan nung nandun na, ngayon pa lang nailipat yung iba. Okay lang din yan para yung harvest niya may huli, ano? Sa bagay. Kaya mo pala pinahuli. Para hindi sabay-sabay. Pero okay din, no? Hindi din naman siya nasira, no? Kasi ito, ano naman siya, parang pwede siya aquaponic na style. Kaya napagtanim. Kahit na mababad siya sa tubig, okay lang. Okay lang. Pero hindi siya gugulang ng ano pa? Hindi kaya gumugulang yung nauna niyang mga leaves? Ngayon lang po kasi kami nakapagtanim nito. Maganda pa din naman eh, oh. Pero buti na lang, yung project mo doon sa kinaiste, natapos na, ano?
Wala na. Kaya dito na siya makapag-focus sa garden tsaka major project. Mm-mm. Tsaka sa ibang mga maiisip pa niyang gagawin habang walang pasok. Diyan na muna para hindi siya masyado maarawan pa, no? Masakit na araw. Mm-mm. Okay na yan pa. Para hindi siya malunod. Hindi malulunod yan. Ayan, duto na yung fries. Ito na, buhos. Fries. Oh. Init. Ganda din yung air fried na fries, ano? Isa gumagawa na ng burger ay, niya. Masarap yung may lettuce. Ayun, yung lettuce pwede yun? Hmm, pwede yun. Ayun! May lettuce ba yun sa'yo? Siyempre. Ayun na. Burger at fries. Wipe muna natin yung table kasi dumi. Mapupunta sa... Ano? Ay, ang ganda. Pupunta sa sandwich ko yung alikabok. Lamantyan din yan, no? Apa? Okay na. Lamantyan din yan yung mga... Ito na po yung dinner namin. Ang oras po namin is 8 o'clock. Ng gabi. Pero, kaganda-ganda ng temperature, oh. Ano lang? Temperature natin is, ano ba? 21 yung ating temperature. Daya, nag-sweater ako. Naka-t-shirt lang. Ikaw ka dun. Nandiyan lang naman sa miso. 21 lang temperature. Wow lang. Pero parang bumabalik yung hangin. Mm-mm. Lumalakas. Sarap ng burger, ah. Mm-mm. Kain tayo. Shoutout muna tayo sa mga nag-comment sa video namin nung nakaraan. Kay Zoila Bautista. Kay Angel Jake Ioma ng South Korea. Hello sa inyo dyan. Rachel Paguli. Ayan. Kay Kabayan Montreal. Josefina Hilomen. Kay Rona. The Leibs Family. Kay Eds Dulatre. Ayan. Hello sa inyo dyan. Kay Joven Baloyo. Nilalayo ko kasi hindi ko masyado mabasa. Joy Villegas. Ayan. Kay Lucito and Magda Sapno. Hello sa inyo dyan. Benjamin Francis Gonzalez. Kay Day of Fate TV ng Saskatoon. Lilia Fabunan. Ayan lang. And sa lahat ng mga viewers pa namin, maraming salamat sa palaging panonood at pagsubaybay sa aming mga videos.